Ito yung pin-DIY natin na Panasonic na yung ating inverter type. So, max speed niya, kumakain lang siya ng 19.6 watts o 19.3. Mga 20 watts. Ang max wind speed natin ay nasa 4.2 meters per second ayon sa ating mini anemometer. So, naka-steady yan. Max na speed. Umorder ako ng bagong electric fan, Panasonic F409LS. Okay. So, assemblin lang natin to. Madali lang to assemblin. Ayan lang yung mga parts niya. So, ito yung pinaka makita natin. Meron siyang malaking adapter. Parang DC adapter to. Siyempre, DC pad na to eh. Tapos nakarekta lang siya. Yan yung mga model niya. Maximum na 30 watts to. Tapos sa interface, ito lang. Mechanical o analog switch. Yun lang. Okay. Tapos normal na electric na. Naka bearing type na motor tayo. Meron lang apat na screw dito at isa dito. Kailangan lang natin ng screwdriver. Okay, pare sila ng paa. Pare sila ng paa ng Panasonic na 220 volts to noon. F405LB. Ito yung number natin sa 12 volt na DC fan. Napakatipid sa kuryente. Habang ina-assemble natin yan, tingnan natin itong magiging savings natin sa paggamit ng ganitong electric fan. Savings natin sa konsumo niya sa kuryente o sa pagbabayad natin sa kuryente. Nandito yung ating calculator na ginawa ko. Bali, ang average na electric fan natin sa bahay ay nasa 60 watts ang konsumo niya. Kahit tingnan mo pa yung katabi mong electric fan dyan, meron niyang label. Ang inverter type ng motor na to ay advertised na 30 watts. Makikita natin sa calculator na to. Kung ginagamit natin siya ng 12 hours, kukonsumo siya ng 720 watt hour at yung inverter type naman ay 360 watt hour. So, ito yung 220 volt natin, yung average na electric fan natin at ito yung inverter type. So, ito yung kilowatt hour niya sa 12 pesos per kilowatt hour. Ayon sa paggagawa ko ng video na to sa Meralco yan, rate ng Meralco, 8.64 pesos ang konsumo natin sa 220 volt. Samantalang sa inverter type ay 4 pesos and 32 centavos lang. In 30 days o sa loob ng isang buwan, sa kada 12 hours araw-araw, sa 12 pesos per kilowatt hour, ang babayaran natin konsumo sa kuryente dyan ay 259 pesos. Sa inverter type, kalati lang syempre kasi 30 at 60 watts to. Makikita natin meron tayong 50% improvement. Ito na yung savings natin per month, 129 pesos. Sa loob ng isang taon, 1,555 pesos. Ito na yung na-save natin sa konsumo. Sa 12 hours yan, paano kung gumagamit tayo ng, sabihin nating 15 hours? So, mas magiging malaki yung savings natin. Paano kung tumaas ang rate ng Meralco? Sabihin natin maging 14 pesos. So, mas lalaki ang savings natin per year. So, sa loob ng isang taon at kalahati, yung binayad natin sa electric fan na to ay bawi na natin. Tapos, yung service pa nun sa natitira niyang buhay, kung tumakbo pa yan ng 5 years, makapag-save na tayo. So, savings din to. At ito pa dagdag ko, yan ay kung sa isang electric fan lang. Paano kung dalawa ang electric fan na palitan natin? So, dodoble yan. Sabihin, kahit sabihin natin 8 hours lang kada fan, meron pa rin tayong savings. Subukan na natin. Nakasaksak na yan sa ating wattmeter. Max kagad tayo. Lakas ng hangin. Malakas. Tingnan ko ilan ang ating wattage. 27.9 watts. Alright. Steady natin to. Sa steady ay 27.6. So may konting diferensya pag naka-steady. Check natin sa ating mini anemometer kung ilan ang ating maximum. Max tayo, max. Kung ilan ang max na ma-reading natin na wind speed. Uy. 5.3. Okay. So, mas malakas talaga to kumpara sa DIY natin. Ang bili ko nga pala dito ay 3,200. Ang regular price nga ay 3,700. So, okay siya. So, 3,200. Ito, converted natin. Mga 1,000 ang nagastos dyan. Actually, mga 800 lang. Pero kung bibili pa rin tayo nitong power adapter, abutin tayo ng mga 1,000. So, kung mahilig kayo magkumpuni, marirecommend ako yung DIY.
Pero kung hindi naman kayo mahilig mag-company, gusto nyo makatipid sa kuryente, tsaka mas malakas to, Panasonic na inverter type na electric fan. Matipid yan sa kuryente. Kalahati kung kukumpara natin sa mga AC. Ang problema lang dito kay Panasonic, wala akong nakikita ng wall fan. Wall fan sana gusto ko eh. Stand fan lang at desk fan ang available sa kanila. Tapos may ibang brand ako nakita. Merong mga timer yung fan nila. Hindi ko alam si Panasonic kung may model siyang may mga timer na inverter type. Alam ko sa AC na fan, meron silang mga may timer o kaya may remote pa. Yung ibang brand kasi na nakita ko na may timer ay kulang sa description. Hindi nakalagay kung ilang watts, kung ilang ano. So, ito ay naka-advertise na 30 watts. Okay, itong DIY natin, naka-advertise yan na 25 watts. Pero, nakaka-reading lang ako ng 20 watts. So, okay na yan, pero mas okay ito. So, depende sa inyo yan, kung anong prepared nyo. Sa akin, prepared ko, parehas syempre, kung may budget, mas okay ito. Kung walang budget, okay lang yung DIY. Lalo kung may sira tayong electric fan. Lalo na kung mga wall fan. Kasi wala nga tayong mabibiling wall fan na ganito eh. So, pwede tayong mag-DIY. Buksan natin to. Tingnan natin yung controller, ilan output ng adapter, at saka yung motor. Tingnan natin, silipin natin. Kasi hindi modular ang ginawa nila. Mas maganda sana, naka-plug. Para kung sakaling masira ang power adapter, ay madaling palitan. O kaya, meron tayong aftermarket. O kahit sila mismo may binibenta. Pero tingnan natin, ito ay 5 years warranty sa motor. Pero syempre, prone sa sira yung power adapter na yan. Ibababad ko to ng andar sa maximum. Titingnan ko kung mag-iinit yung power adapter. Umabot siya ng mga 41 degree o 42 degree. Ilang oras na itong umandar. So, pwede na. Maligam-gam. Okay, tapos nag-stable siya sa 27.6 watts. So, mga 28 watts ganyan. Ngayon, buksan natin to. Tingnan natin ang power supply at ang motor. So, ang seal niya kapres ng dati, ang Panasonic ay hindi repairable talaga kung magawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero tingin ko, pwede itong buksan tapos masasaraduan pa ulit. Ang mga lock na yan. Pero kamukha lang ito nung dini-DIY ko ah. Okay. Ngayon, tingnan natin ang ating control. Agang niya na oh. Okay. Ayun lang. Tsaka iba oh. Hindi mo siya basta-basta mabubunot. Pero, ayan. Potentiometer. CN1, connector 1, connector 2, motor. Input. Isang kapasitor. At isang diode resistor sa ilalim. SMD resistor. Okay. Tingnan natin kung ilang power supply nito. Sinaksa ko lang. Automatic yan. DC yan. Volt DC. Itong potentiometer lang hindi ko ma i-damang kung paano tatanggalin. Ayoko pwede sa impaka masira. Pero meron siyang slotted guide oh, para maibalik. Ngayon, kuha na natin ito ng amperaya gamit ng DC clamp meter. At ayan, ayon sa clamp meter natin, nasa 1 ampere lang siya DC. So, kung in the future, masisiraan kayo ng ganitong klaseng power supply, sa tingin ko, pwede ipalit dito ang 24 volt 2 amps na power supply. Kung titignan natin yung motor, ang brand nito ay Nidec. Ang model niya ay 48F311 at mga number pa. So, ayon sa pag-research ko dito, Nidec ang brand. Tapos, meron ako dito nakita, 48F series single phase. Dito, makikita rin natin na eh, naka-bearing siya. Ball bearing. Tapos, ito, operating voltage niya ay 24 volt. Ang range ay 22.8 to 25.2 volts. Operating current ay 1.2 ampere. To 1.4 ampere, 28.8 watts, tumutugma sa mga test natin. Siyempre, paggagamit tayo ng power supply, mas maganda kung
mataas ng konti dito. So 2 ampere ay ayos na. Okay? So hindi ko rin sigurado kung ito 'yun, pero tingin ko ito 'yun. Wala, hindi ako maka-zoom in. Tapos wala tong presyo. Ito ay diretso sa website ng nidec.com. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo tong video na to. Maglalagay ako ng link sa video description kung saan pwedeng bumili ng Panasonic inverter fan. Huwag natin kakalimutan, option din natin yung 12 volt na DIY na inverter. Mas madali yun, mas mura yun, mas masakit sa ulo yun. Mas may na lang ang hangin nun, okay?